Hoy, what's up viewers? What's up peepers? It's me, Chi. Welcome back sa channel ko. Tara, samahan niyo ako. Papakita ko sa inyo ang Arowana Gallery ng RDC Philippines dito sa parang pangit ah. Dito sa Pilipinas. RDC Philippines na nga eh, 'di ba? Pero 'yon, tara. Pero bago ang lahat, alam niyo na yan. Papasukin natin ng intro. Intro, pasok. Guys, nandito ako ngayon sa Animal Alabang. So, ipapakita ko sa inyo isa-isa yung mga malulupit na arowana na meron dito ngayon. Okay? Pero bago ang lahat, gusto ko kayong i-invite na please pa-subscribe si Abet Virches. Yan. So, yan yung bagong vlogger natin ngayon. Makikita nyo dyan yung mga vlog related sa koi, super red arowana, monster fish, pandarium setup, monster fish setup. So, yan. Sigurado ako malulupit ang mga content na gagawin yan. Kaya please pa-subscribe, okay? Okay. So tara, pakita ko na sa inyo. So ayun guys, eto na. Eto na ang unang estante ng mga super red arowana. Ayan. So bago natin ilapit sa inyo at ipakita sa inyo ng malupit, pakita ko sa inyo muna yung buong setup. Tara, isa-isayin natin. Oo nga pala, hindi ko pwedeng sabihin sa inyo yung exact price ng mga arowana dito. Pero para magkaroon kayo ng idea, gusto kong sabihin na hindi to budget meal. Okay? So nagkakahalaga to ng 6 digits. Meaning, ang minimum nito is 100,000 pesos. So yung 100,000 pesos na minimum, pwedeng umabot yan hanggang 700,000 pesos. Depende yan sa arowana or sa super red arowana na mapipili nyo. Okay? So, hindi to mumurahing arowana. Hindi to budget meal. Nandito ako para i-share sa inyo yung mga gantong kalupit na arowana. Okay? So, kung interesado ka, pwede mong i-PM sa Facebook na Owen Arrow Keeper or Chi Convocar para malaman mo ang exact presyo ng natipuha mong arowana. Pero, oo nga pala, gusto kong sabihin sa inyo na hindi na lahat available yan. Siguro mga 50% na lang dito sa stocks na to ay sold na. Okay, so ayan, game. Tara, dito tayo sa unang-una. Ayan. So maliit pa to. Let's say 16 inches. 16 inches. Ayan. Mas kilala ang super red talaga sa pinakamaangas na pectoral eh. Yung parang pag naglalakad ka sa iskinita is kinakampay mo yung mga kamay mo habang naglalakad ka. Ganon. Okay. So dito tayo sa kabila. Ganon din siya. Actually lahat sila ganon kalupit yung pectoral niyan eh. Pero ito, coloration. Dito, metallic to. Metallic SR, metallic super red arowana. Bakit natin nasabi na metallic? Kung mapapansin nyo yung loob ng scales niya, metallic siya, okay? Yung dulo lang ng scales ang may red. So yun yung rim ng super red arowana. So ito metallic super red arowana. At tansya ko dito is around 20 inches. Kung di ako nagkakamali, mga ganun size na to.
Again, sa presyo, hindi tayo pwede magsabi ng presyo ngayon. Ayan, sipatin yung maigi. Okay, so lipat tayo ng ibang aquarium. Okay, dito naman, medyo maliit to. Mid-size super red arowana. Pero metallic din to. Kung mapapansin nyo to dun sa kaninang video, hindi pa ganun kapula to. Pero yung pagka-metallic niya, kitang-kita na. Ayan, oh. Ayan. So again, kung natipuan nyo yung mga arowana na to at tingin nyo na kaya nyo naman yung budget para dito, PM nyo lang po ako sa Facebook, Owen Arrow Keeper or Chicon Bukar. Again, hindi po ito budget meal ha. Bawal sa nervyoso. Dito tayo. Dito naman sa super red arowana na to, hindi pa labas na labas yung kulay niya. Mas maliit pa to dun sa kaninang pinakita ko sa inyo. Estimate ko dito is around 14 inches or baka 12 inches lang. Pero yung body type nito, makikita nyo, yan o, sumo type na siya. So yung kulay na kailangan nyo, may enhance nyo pa yan sa grooming na gagawin nyo dito sa arwana na to. Grabe tong vlog ko na to, ha? Napaka-informative. Halatang nakainom ako, ha? Pero ito, sobrang sumo na ito. Hindi ko alam kung ma-appreciate nyo sa video, pero dito sa akin, sa harap ko, kitang-kita yung pagkasumo niya. Okay, ito na yung kabilang side ng mga koleksyon dito sa Animal Alabang. Nakikita nyo yung pagkapula niya. Grabe. Masisilaw ka na sa pula eh, no? So yun yung difference pala guys ha. Ito yung sinabi sa akin kanina ni paring Abet. Ang difference ng mga metallic sa mga super red na ganito, makita nyo, yan o, yung scales niya, yan. Yung scales niya, yung loob, pula pa rin. Unlike metallic, yan o, metallic, yung loob, yan, yung loob, metallic. Yan o, yan, okay? Compare nyo. Oh, di ba? Okay. So ito, mapapansin nyo naman sa mukha niya na medyo adult na siya. Ang sabi sa akin kanina is around 3 years old na to. Pero grabe ang kulay. Grabe, ang pinaka gusto ko dito talaga is yung buntot. Buntot, pakita mo please, wag mo akong ipahiya. Yan. Yan, yung buntot na yan. Grabe. Grabe ang lapad. You know? Yun. Huwag ka na kumarap. Hindi ko kailangan yung mukha mo. Kailangan ko yung buntot. Iyan. Okay, ito ang alam ko solid na to. Dito na tayo sa kabila. Ito, metallic din to. Iyan. So makita nyo, medyo mas dark yung pagka-red nung kabila kesa dito sa metallic. Iyan o, pansin nyo. Iyan. Mas perfect view. Ito rin, solid na rin to. Solid na to. Sa halagang, hindi ko sasabihin. So basta, 6 digit siya. Okay. Okay, ito naman is isa sa mga ginugroom dito sa Animal Alabang. Isa sa mga malalaking potential pero nagkaroon ng problema sa scales niya. So again, ginugroom siya ngayon para mapakita natin yung malupit na potential niya pag laki niya, okay? So not for sale pa yata to, hindi ako sure. Pwede nyo akong i-PM para i-confirm natin kung for sale to. Pero sa ngayon, alam ko ginugroom to dahil sa mga scales na tinanggal sa kanya, okay? Huwag na natin tagalan dyan, dito na tayo sa kabila. Dito naman, ito na yung, ewan ko ha, para sa akin, sa lahat, ito yung paborito ko eh. Hindi ko alam bakit.
medyo maputla nga siya dun sa iba. Pero alam niyo yung kasabihan na kung sino yung kumindat sa'yo, kunin mo. Pero hindi ko siya kayang kunin. Dahil hindi ko kayang bilhin. Mas mahal pa sa Vespa ko to eh. Yan. Pero sa lahat ng batch dito, ito yung kumindat sa akin kanina. Kaya yung mga client ko talaga nagtatanong sa akin kung ano yung mas maganda, ang lagi kong sinasagot is kung ano yung kumindat sa'yo. Kasi ikaw ang mag-aalaga yan eh. Hindi naman yung tinanungan mo. Let's say, mas magaan loob mo dito sa isang to. Pero mas maganda yon, Or yun. Ikaw ang titingin dyan eh, araw-araw. Hindi siya. Kaya ito ang bilin mo. Parang ganun yun. Okay? Ito na yung last na Super Red Arowana dito. So ayan, metallic din siya. Ganda na ito. May mga konting problema lang sa fins. Pero ito, may konting tama lang sa skills. Pero babalik at babalik yan. Napakaganda. Ang ganda rin ng buntot nito, sobrang lapad. Sobrang lapad at pulang-pula yung buntot. So ayan guys, magpapakain tayo para sa inyo. Ayan. Ang magpapakain ay si AV, mga kapisda. Mealworm. Superworm. Ah, superworm. Okay. So mamaya na natin bigyan ng detalye itong mga isda na to. Pakain muna tayo. Again, sa mga nanonood, subscribe kayo sa YouTube channel ni Abet Virches. Ito, solid to yun. Maganda appetite niya. Sobrang maganda appetite. Laki. Ayun yung sinisipat niya kanina pa eh, mukhang kukunin niya eh. Okay. Guys, tapos na ako ipakita sa inyo ang gallery ni Abet Virches dito sa Animal Alabang. So, nandito siya ngayon para iimbitahan kayo sa bagong YouTube channel niya. Ayun, okay, pasok pare. Hi guys, invite ko kayo sa YouTube channel ko, Abet Virches. Please subscribe and like my channel. So, para ma-update ko rin kayo sa mga next videos na gagawin ko. And for sure, marami rin kayo matututunan, marami rin ako i-share sa inyo. Sila, thank you! Ayun, gaya ng sabi ko sa inyo, eto yung mga content creator na kailangan nyong abangan. Maganda yung mga i-share niya, more on arowana, koi's, pond making, monster tank, lahat. So, talagang solido yung content, kaya kailangan panoorin nyo. Kung nanonood kayo dito sa akin, mas kailangan panoorin nyo yan, okay? So yun, maraming salamat sa lahat ng dumaan. Kung bago lang kayo dito sa channel ko, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa akin, pati sa kanya, at i-share ang video na to. Okay, maraming salamat. Bye-bye!